Hey guys, good morning. Today is Sunday and magduty ako ngayon sa Food Panda, as you can see. So I'm already geared up and palabas na ako. So it's been a while since the last time na nag-upload ako ng video. Ito yung pinakauna actually during the pandemic. So marami akong i-share sa inyo, but later na lang kasi magduty pa ako and I'll be right back. Okay? Diyan muna kayo. Bye-bye. Hi, my name is Cupid and I am just an average guy like you. I work as a BPO employee but decided to quit my job and to follow my dreams, which is to be a full-time entrepreneur and to travel around the world. I know switching from employee to full-time entrepreneur is not easy. That is why my goal is to share my story and to encourage other dreamers like me to never give up. All you have to do is to take constant action. I started online and traditional business already. Join me in this journey as I continue hustling for my dreams. Again, my name is Cupid and this is the story of my life. Okay, so welcome back guys and lunchtime na. So kakauwi ko lang and kakatapos lang din kumain. So, kagaya na pag-usapan natin kanina, i-share ko sa inyo guys kung bakit ako nag-join sa Food Panda as a Food Panda driver. And also, magkano nga ba yung potential income ng isang Food Panda driver? Okay? So anyways, kung bago ka palang dito, mag-subscribe ka na sa channel ko. And my name is Cupid by the way. And I'm also a aside from being a Food Panda driver, I'm also a startup founder. Okay? So, by profession, I'm a programmer. Pero tingnan nyo naman, masyadong malayo yung ginagawa ko ngayon sa profession ko. But, no regrets. Kung gusto mong malaman, bakit ako nag-switch sa ganitong racket, check mo na yung mga previous videos ko. So, okay. So, right now, nasa pandemic tayo ngayon. And alam naman natin lahat na marami yung affected. Hindi lamang yung mga, of course, yung mga kagaya natin, pati na rin yung mga siguro mga 90% of the population dito sa Pilipinas is affected sa nangyari. So hindi lang yung mga founder or yung mga startup founder yung mga affected, lahat tayo. Okay? Walang pili yun. Okay? Walang exception dun. So may mga iilan lang na yung line of business nila is dun sa communication, kaya medyo nag-boom sila ngayon kasi alam naman natin na yung primary communication ngayon is via internet na. Okay? So, pag nasa internet business ka or maybe sa Zoom, okay? Yung Zoom actually guys, they are, you know, having a big break talaga sa company nila ngayon. On the other side, Airbnb, they are having a lot of, you know, losses sa lahat ng mga transaction sila. Actually, nakita ko yung video kahapon and chinek ko yung mga nangyayari sa mga startup company sa panahon natin ngayon. So guys, the reason why I joined Food Panda, it's because this is a freelancing racket. So, hindi siya pagka naka-absent ka, wala kang memo, yung mga ganun bagay. Okay? Since, yun nga, freelancing to, so no work, no pay. Ganun lang kasimple. And good thing about this one is hawak mo rin pati, I mean, hawak mo pa rin yung time mo. Okay? Kung may mga gusto kang gawin for this day, so po pwede kang hindi mag-duty. Okay? So po pwede yun. And the second topic na gusto kong i-discuss inyo is how much ba yung potential income ng isang Food Panda rider? Okay. This one, yung mga figure na sasabihin ko sa inyo is based on my experience. Okay? Based dun sa actual experience ko. Now, pagka may duty ka, kasi yung Food Panda kasi, weekly yung ano nila, yung releasing ng schedule nila. So, of course, kapag may schedule ka, may income ka. Kung hindi ka naman makakakuha ng schedule, wala kang income, okay, for that week. And they have also some matrix kung paano nila i-grade yung isang rider. So, some other videos na lang kasi medyo complicated and medyo ano, medyo mabusisi pag i-explain natin lahat, okay? So ngayon, simplihan lang natin yung topic natin. Magkano ba yung potential ng isang rider? Now, kung yung duty mo is full-time, say for example, full-time, Monday to, sabihin natin 2 days lang yung off mo or yung gusto mong i-off. So, 5 days yung work mo.
pagka average nasa 8,000 plus a week. Okay, yun yung parang range niya. 8,000 plus a week. Po pwede kang umabot dito ng 12,000 plus a week depende nga sa schedule mo. Okay? And of course, depende din sa surge ng orders online. Kasi pagka wala masyadong order tsaka downtime yung system nila, of course, affected yung income niya. But I'm talking about the yung ordinary transaction or ordinary days na walang problema sa system nila and okay naman yung ano yung ordering. So yun, based on my experience, umabot ako yung pinaka siguro yung pinaka mataas na sahod na nakuha ko in a 1 week, okay, is umabot siya ng more than 12,000. So may off ako noon isang araw lang. So mga 6 days yung duty ko. Yung starting date, starting hour naman is from depende. At least 7 to 8 hours per day. Yun yung talagang schedule ko. So if you're also a person na looking for a part-time job or maybe po pwedeng naghahanap ka ng racket na medyo okay naman yung income, so po pwede kang mag-apply for a Foodpanda rider. Pero yun nga lang, not all the time is hiring yung Foodpanda. So depende. Tsaka especially sa ngayon sa panahon namin ngayon, medyo nagkakaubusan na rin ng ano ng schedule. So hindi, to be honest, hindi lahat ng mga rider, Foodpanda rider is may schedule. Kasi yun nga, maraming gustong mag mag-apply pero hindi sila tumatanggap sa ngayon kasi medyo marami na rin yung rider sa ngayon. In fact, kulang yung schedule compared sa rider nila. So yeah, I guess that's all. And if you have any other concern or questions, you can always comment down below and I'll do my best the next time around na mag-upload ako ng video, isasagutan ko yung mga questions nyo. Okay? So I guess that's it and thank you for watching once again. This is Cupid saying you cannot go back and create new beginning, but you can always start now and create new ending. Thank you for watching and bye-bye.